Hi mga ka-friendship! Welcome back to my channel! So, nandito na naman ulit ako ngayon para makigulo sa mga kusina ninyo. Pero bago yan, gusto ko lang po ipasilip sa inyo yung puno ng mangga. Diyan po kami nanunungkit. Pag kami nangangasim, diyan kami nanunungkit. Ayan. Kita nyo po ba? Ayan. May mga puno ng mangga diyan. Ayan. Ayan po sa baba. Ayan. So, ayan lang ka-friendship. Pinakita ko lang sa inyo na pag kami nangangasim, diyan kami nanunungkit. So, ayan, nandito talaga ako ka-friendship para share sa inyo kung paano ako magluto ng munggo. Papakita ko sa inyo kung paano ito mas sasarap. Unang step, syempre, palalambutan natin yung munggo. At habang pinalalambutan natin ito, maglalagay lang ako dito ng asin. Mga kalahating kutsaritang asin. Ayan, para lumasa na siya habang pinalalambutan natin siya. Takpan ko lang to at habang pinalalambutan naman natin ang munggo, maglalagay naman ako dito ng taba ng baboy. Hindi ko na ito lalagyan ka-friendship ng tubig, pero pwede naman kayo maglagay. Pero para sa akin lang, parang natatagalan ako pag may tubig. So, ayan, tatakpan ko lang to, antayin ko lang siya na magmantika. Ngayon naman, iti-check ko ka-friendship yung munggo. Titingnan ko kung malambot na siya. Ayan, naubos na yung tubig niya. Ay, hindi naman naubos, may konti pa naman siya. Pero, ayan. Ayan, medyo nadudurog na yung ibang munggo. Ayan siya, ka-friendship, oh. Medyo durog na yung ibang munggo. Kaya, pwede na to. Papatayin ko na lang yung apoy nito. At tapos tatakpan ko muna siya. Iku-cool down ko lang siya para mamaya imamash ko na to. Dito ka-friendship yung ginagawa ko para mas maging masarap yung munggo natin. Tsaka para mas lumabas yung lasa niya. Ayan, dinudurog ko siya. Ayan, i-smash mo lang siya. Pero kung wala kayong ganitong pang-smash, pwede naman po kayo gumamit ng tinidor. So ito yung ginagawa ko para mas maging, mas malapot yung munggo. Ayan, mas masarap siyang kainin. Ganito naman yung ginagawa ko sa chicharon. Ilalagay ko lang siya sa isang supot, sa isang plastic. Maglalagay lang ako na ng sakto para sa ilalagay kong ulam. Tapos, kukuha ko ng pangdurog. Yan, dudurugin ko lang siya. Yan, para gagawin natin siyang flakes. Ilalagay natin dun sa munggo natin para mas maging malasa at mas maging masarap ang munggo natin. Kaya lang ka-friendship ha. Dun sa hindi ko to ina-advise dun sa mga bawal. Siyempre, alam naman natin na maraming may bawal nitong chicharon. So, kung hindi to pwede sa inyo, skip ko lang po itong chicharon na to. So, may mga gusto lang po talaga. So, ayan, dudurugin lang natin siya ng ganyan. Ayan, hanggang sa maging pino. Tapos, i-set aside lang natin to. Itatabi lang natin to para mamaya, pag kumulo yung munggo, ilalagay ko na ito sa ibabaw. Oh, no. Ayan ka-friendship, dahil nalibang ako sa chicharon at saka sa munggo ng kakadikdik. Ayan ang nangyari sa taba ng baboy, naging tutsang. Pero hindi naman siya hindi naman siya sunog ka-friendship, pwede pa naman siya. Nag-ano lang siya, malapit na siya ron. So ayan, itong mantika na to, dito ko na igigisa yung ating mga sangkap. Itatabi ko lang yan, lalagay ko lang yan sa gilid. Ayan, hindi ko nababawasan yung mantika. Ayan yung mantika ng baboy, kaya mas malasa to ka-friendship. Kung magigisa man kayo, kahit na anong igigisa ninyo, pwede kayo gumamit ng taba ng baboy, tapos pagmamantikain yung ganyan. So, tipid na rin kayo sa mantika, di ba? Ito na yung bawang, kaya ito na, sinunod ko na agad yung sibuyas. Ayan, isusutay lang natin, stir fry natin yan, tapos ilalagay ko na rin agad yung kamatis. Ayan.
Tapos pagsasama-samahin ko na, isasama ko na yung taba ng baboy na muntik ng masunog. Ayan. Sama ko na yan. Ganyan lang talaga kami kakunti maglagay ng sahog ko, friendship. Ilalagay ko na nga rin pala itong pork cubes natin para makasabay na. Teka lang, bubuksan ko yung kalan. Pinatay ko ito kanina ka, friendship, kasi may kinuha ako. Kinabahan ako baka mamaya matutsyang na naman itong niluluto ko. So, ayan, ilagay ko na yung pork cubes ka, friendship. Tapos, ang isusunod ko na dito, ilalagay ko na yung munggo. Para isasangkot siya naman natin ngayon. Yung munggo kasama ng pork cubes. So, ito yung dinurog-durog ko kanina. Ayan. Lagay ko na ito lahat. Ayan, dumikit. Pag nasangkot siya ko na ito, pwede na akong maglagay ng sabaw. Ayan. Pagkatapos nito, ayan, nagayon na itsura ng munggo natin. Pwede na ako dito maglagay ng sabaw. Ayan. Ganyang karami ilalagay ko. Depende sa inyo kung gusto niyo yung munggo masabaw o gusto niyo naman yung munggo masyadong malapot. Nasa sa inyo yan. Pero dito kasi sabi ko nga, dito mahilig sila sa sabaw. Kaya ayan, swimming pool. Gagawin natin tong swimming pool. Ayan, kulo na yung munggo. Pwede ko nang ilagay itong, yung chicharon. Lalagay na natin to para mas lumasa na yung sabaw niya. Ayan, ganyan na siya kadurog. Lagay ko na to lahat. Ayan. Pero kung gusto niyo ka-friendship walang chicharon, okay lang ha. Pwede kayong skip niyo na tong chicharon kung ayaw niyo. Pero lalo na dun sa mga bawal, inuulit ko, syempre, marami may bawal dito sa chicharon. Tapos ayan, sinabay ko na tong alugbate para pagkulo niyan, papatayin ko na agad yan. Tapos okay na, hindi malulusak yung ating dahon. So, ayan, tatakpan ko lang to ulit pagkulo nito. So, go na. Tikiman na naman tayo, no? So, ayan, ganyan siya. Ganyan siya. Kasarap ka, friendship. Ang bango niya, yung amoy nung chicharon na amoy ko yung bango niya, yung lasa niya. Parang nakakatakam ng kanina. Ito na, ka-friendship, tikiman portion na tayo. Ayan. Huhusgahan na natin tong munggo na to. Tingnan natin dito. Kuha lang ako ng konti. Konting-konti lang para lang masabi ko kung anong bango-bango nung naamoy ko. Ayan. Natatakam na talaga ako dito. Ayan. Titikman muna natin to ngayon. So, unahin ko na muna syempre yung munggo. Ayan. Siya. Siya, yung sabaw naman niya yun. Saktong-sakto lang ka-friendship yung timpla niya kasi yung nilagay kong asin doon sa pinakukulong munggo, tapos yung sang north yun, sakto na siya sa dami ng munggo na nilagay ko. So, saktong-sakto na yung lasa niya. Kaya yon, ganun-ganun lang. Meron na tayong munggo. Napaka-healthy ka-friendship. Maraming benefits. Mainam to, lalo na sa panahon ngayon. Kaya magluto na kayo ng munggo na may alugbate. Napakasarap. Ayan, tapos na naman ang ating video. Ka-friendship, sorry dun sa baboy, sa taba ng baboy na muntik ng masunog. So, yun, isang aral yun, ka-friendship, na pag tayo nagluluto, huwag po natin iwanan, huwag tayong gumawa ng ibang bagay, at huwag natin kakalimutan kasi maaaring masunog ito. So, isang aral po yun, ka-friendship. So, thank you for watching. Bye!